Ngayong araw, nag-umpisa ng 3-day strike ang ilang transport groups. Pero kaninang umaga, dito sa Pilcoa, ang mga jeepney na manong tsuper, aalog-alog, walang laman. Matumal ang dating mga pasahero. Ngayong State of the Nation address ni President Bongbong Marcos, suspendido ang pasok ng mga estudyante at ng government employees sa NCR. Oo nga naman, may bagyo na, may strike pa. O diba, hassle? Sabi ng transport groups, hindi bababa sa 40,000 ang jeepney drivers na magtitigil pasada simula ngayong araw hanggang sa Miyerkules. Panawagan ng piston, ang jeepney modernization, i-wash out na lang. Sana iaharapin nga yung masalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon, lalo na dito sa usapin ng hugot at hubad ng modernization program na kung saan ay paano i-wash out yung pabuhayan ng mga driver at mga operator. Pero ang mga jeep na hari ng kalsada, present pa rin naman sa daan. Paliwanag ng ilang tsuper na bumabiyahe, pare-pareho lang naman sila ang gusto. Pero kung hindi sila babiyahe, sila at pamilya nila ang magugutom. Kapag may pangkain, doon lang daw sila sasama. Sasama din kami, kaya lang kumuha lang kami ng pangkain. Pag may nagsama, sasama kami. Hindi naman ako po ako nalok. Ayun nga, kaya umikot ako para mayroon namang makain. Ang pulis naman, sinigurong di magtutukod ang traffic sa mga lugar na may kilos protesta. Makikita nyo, medyo maayos yung ating, maayos yung na-organize natin sila. Na mapapansin nyo din naman, medyo flowing yung ating mga vehicle. Pero syempre, dahil may strike pa rin at traffic pa nga, ang mga ilang pops nating commuters, kamot ulo na lang. Tinamaan din kasi sila ng hassle. Gano'n na kayo katagal naghihintay? Mga 30 minutes na. Ayun. May strike man o wala, isa talaga ang public transportation dapat ayusin ng administrasyon. Dahil kung paulit-ulit kasi ang pagsa-strike, commuter ang kawawa. Mobile journal na Patrick Lakiko. Atid, ang mukha ng balita.